Okay po, no? Sa parte po ni PhilHealth, ay nakikipag-coordinate po kami sa mga sectors tulad po niyang senior citizen. Kaya nga po, unti-unti po namin binubuo po ang directory ng mga OSCA officials, particular ang mga OSCA president, down to the mula sa provincial down to the barangay officials po ng mga OSCA. Bakit po? Kasi nga po, para maipaliwanag din po namin, nasa batas po ng PhilHealth, pag na-confine po tayo, kailangan po ng 24 hours, no? Mapasenior po tayo o baby, yun pa po rin po yung batas ngayon, no? Na kailangan ma-confine po siya talaga. Ngayon po, out of po doon, kaya nga po may konsulta, sila po yung priority talaga, no, ng PhilHealth. And even po sa ating mga public officials dito sa Romblon Province, from the governor to the barangay captains, talagang yan po ay mandato na uunahin po yung ating mga PWD, buntis at ang ating mga senior. Kaya nga po pag ganyan po, may mait din ho tayo, may malasakit tayo, lahat po ay tulong-tulong na para maibigay po sa kanila, no? Actually, kami na rin po gumagawa na rin ho ng schedule para ho exclusive sa mga senior o sa mga PWD. Even magkahiwalay na ho yung PWD at ang senior para lang ho maging aware sila na gumamit kayo ng PhilHealth kahit wala kayong sakit. Para sa ganun, yung preventive natin na baka may nararamdaman na ay ma-detect na po natin kasabay ho na malaman din ho mismo ng mga doktor natin. So pakikipagtulungan na rin ng LGU. Kaya kung ano po yung maibibigay ni hospital, ni PhilHealth and ni LGU, sabay-sabay na ho yun na binibigay ho namin para ho sa mga senior na yan. Pero rest assured po, na ang mga senior po ay nauuna po sila, unang-una. Sila din po ang priority namin para bigyan ho ng mga benepisyo ng kaukulan para ho sa kanila. Sa ngayon lang po talaga, yun ho talaga. Pag may sakit ho talaga at kailangan i-confine, kailangan ho 24 hours po yan.